pampaswerte ang ating ituturo sa inyo. Ito ay isang mabisang pamaraan ng pampaswerte. Gawin po ninyo ito bukas po ng umaga at tiyak na kayo ay siswertihin sa buhay. Ngunit, muli pong paalala, ito po ay para po lamang sa mga taong naniniwala sa mga ganitong uri ng pampaswerte. Dapat kayo, pag kayo po ay gumawa ng mga pampaswerte, tiyakin ninyo na kayo ay may sapat na oras sa inyong paggagawa, hindi yung kayo ay nagmamadali. Sapat na oras at sapat na tiwala. Kailangan ay 100% tiwala na ang inyong ginagawa ay magkakaroon ng kasagutan or kayo ay magtatagumpay. Okay, kung kayo po ay naniniwala sa mga pampaswerte, go-go po tayo, gagawin po natin ito. Ngunit kung kayo po ay hindi naniniwala sa mga pampaswerte, ang masasabi ko lamang po ay skip nyo na lamang po ang video na ito at maghanap po kayo ng video na talagang naaayon sa inyong mga kagustuhan. Hindi po ito na para sa inyo kung kayo po ay hindi naniniwala sa mga pampaswerte sapagkat wala din pong mangyayari sa inyong gagawin. So, ito po ang ating gagawin. Bukas po ng umaga, alas 6:30 hanggang alas 8 po ng umaga po lamang. Kailangan lamang po natin dito ay isang baso. Maaari tayong gumamit ng mangkok or baso or kung ano man pwede niyong gawin. Maaari din tayong gumamit ng tawag nito garapon. Okay. So ayan na po. So nandito, kailangan natin ng malinis na tubig. Kailangan natin ng tubig. Pwede po tayong gumamit ng tubig sa gripo. Kung wala kayong mineral water or kung ano man yung sabaw ng buko, ay pwede tayong gumamit ng tubig sa gripo. Ayan, ito po ay tubig sa gripo. Ngunit pag tayo ay gumamit ng tubig sa gripo, ay kailangan din natin ng asin at kailangan natin ng suka. Kailangan din natin ng tatlong barya. Kahit magkano pong barya, basta po pare-pareho. Ngunit tiyakin po lamang po itong barya na ito ay nabibili pa natin. Baka kasi gumamit kayo ng mga barya, yung mga wala nang hindi natin natanggap sa mga tindahan. Dapat po kapag gumamit tayo ng barya ay tiyakin po natin na ito ay atin pang nabibili. Katulad nito, tatlong pirasong tigpipiso. Ayan. So ayan. Ngayon po, pagkatapos natin ito, ayan na, nandyan na. Ang gagawin natin ay ilagay natin dito ang ating isang kutsarang asin sa ating tubig. Ilagay natin yan. At saka natin lagyan ng isang kutsarang suka ang ating tubig. Isang kutsara po ng suka. Ilagay natin dito. Pagkatapos po, ay saka mo ilagay ang mga barya. Ilagay natin dito ang mga barya pagkatapos natin malagyan ng suka. Ayan. Pagkatapos po nito, ay hayaan mo ito na masinaga ng araw sa loob po ng 15 to 30 minutes. So, halimbawa, 6:30 ka nag-umpisa, ay pasikatan mo ito sa loob ng 15 minutes or 30 minutes. Pagkalipas po ng 30 minutes, ay kuhanin mo pa isa-isang barya at hayaan mo itong matuyo sa hangin or sa sinag ng araw. Wag na wag mo itong pupunasan. Bakit ba natin ito binababa dito? Dahil hindi natin alam na ang dami ng mga negatibong enerhiya na nakadikit sa mga barya dahil kung kanino-kaninong kamay na ito napupunta. Kaya ang pamamaraan po ito ay upang matanggal ang mga negatibong enerhiya na nakadikit sa ating mga barya. Ayan. Pagkatapos mo po itong tanggalin at napasinaga na ito sa araw, ay hawakan mo ang ating mga barya. Hawakan mo ang ating mga barya at saka ka humarap sa silangan. Humarap ka sa silangan at usalin mo ang lahat ng iyong kahilingan na nais mong mangyari. Halimbawa, ikaw ay siswertihin sa inyong pamumuhay, sa lahat ng anumang uri ng swerte ang nais mong makamit, ay hilingin mo dito sa ating barya na ating binabad sa asin na may tubig at suka, at saka ating pinatuyo sa sikat ng araw. Pagkatapos noon, pagkatapos ka ng humiling, pagkatapos mong umusal ng hiling, manalangin ka upang makamit or ibigay sa iyo lahat ng iyong mga kahilingan. Gaya halimbawa, sasabihin mo, ipagkakaloob sa akin ng universe ang aking mga kahilingan. Nararapat akong pagbigyan ng
Universe sa aking mga kahilingan sapagkat ako ay may mabuting puso. Ganyan po, lahat po ng iyong kahilingan ay bigkasin ninyo habang hawak-hawak niyo yung mga barya. Pagkatapos po ninyong humiling, ay pwede na nating ilagay ang ating mga barya sa ating mga altar. Tiyakin po hindi ito mapapakialaman at nalagay natin ito sa mga altar. Ngayon po, kung wala kayong altar, ay maaari natin itong ilagay sa isang part na ikaw lamang ang nakakaalam. Baka mamaya kasi pag iba may ibang nakakaalam, kuhanin ito, lalo na pag tayo ay may mga anak. Tuwing gabi bago po kayo matulog, ay ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan. Bago ka matulog, ilalagay mo, bago mo muna ito lagay, hawakan mo yung mga baryang iyon at saka ka humiling. Humiling kang muli yung lahat ng iyong mga kailangan, yung lahat ng iyong kahilingan ay muli mong bigkasin at saka mo ito ilalagay sa pundan ng ilalim ng iyong unan. Kinabukasan, pagising mo sa umaga, pagkatapos mong umusal ng pasasalamat dahil binigyan ka na naman ng panibagong araw, ay muli mong kuhanin ang mga barya at saka ka muling humiling. Gawin mo ito ang paghiling tuwing gabi at pagising mo sa umaga ng sunod-sunod na 7 araw at tiyak na ikaw ay magkakaroon ng kasagutan ang iyong mga hinihiling. Pagkatapos po nitong humiling ng 7 sunod-sunod na gabi at umaga pagkagising, ay maaari mo nang ilagay ang ating mga barya sa inyong pitaka. Lagyan mo po lamang ito ng marka upang hindi mo ito magastos, sapagkat ito po ang iyong magiging lucky charm na maghahatid sa iyo ng limpak-limpak na swerte, lalong-lalo na pagdating sa usaping pananalapi. Gawin ito bukas or kaya naman ay sa Martes po ng umaga. So ayan po lamang, maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat.